guys! So for today's video, samahan niyo akong gumawa ng ating cake order for today. Yung cake size na gagawin ko is 7x5. Tapos yung filling na ginamit ko is ganache na may halong whipped cream. Tapos naglagay pa rin ako sa ibabaw ng ganache. So para chocolatey talaga yung flavor niya. So sa mga nagsasabi bakit daw po palaging chocolate flavor yung nakikita nila sa video ko, kasi yun po yung bestseller na flavor ko. Pero gumagawa rin po ako ng ibang flavor ng cake tulad ng vanilla, red velvet, ganyan. Nung nakaraan gumawa ako ng red velvet na fondant cake, kaya lang ayun hindi ko siya na-video. So kalimitan na nakikita niyo dito sa video ko is puro chocolate. Pero gumagawa po ako ng ibang flavor. Share ko lang yun kasi may mababasa akong comment na gano'n. So, hinati ko pala yung cake na to sa apat para maging 4 layers siya, para masarap, maraming filling. Tapos yung board na ginamit ko dito is square kasi yun yung available ko eh. Actually, dapat cake drum kasi medyo mabigat yung cake. Pero makapal naman yung board na ginamit ko. So, yung board yan is size 10. Simple lang naman yung design ng cake na to, so hindi tayo masyado na-stress for today's video. Yung icing na ginamit ko pala dito guys is Sweet It. Chilled na whipped it, tapos kinulayan ko siya ng Chef Master na Royal Blue, tsaka hinaluan ko rin siya ng Pietraco Blue. Alam niyo ba guys, sobrang ganda na gamitin ng Pietraco na food color kasi konti lang ilagay mo, as in makulay na talaga siya. Sa lahat ng food color, Pietraco talaga yung favorite ko. Lalo na yung red nila kasi mabilis siyang kumulay. Kaunti lang yung ilagay mo, as in makulay na talaga. Lalo na yung red nila, lalo sa buttercream kapag ginagamit ko yung red. As in, i-rest mo lang ng kaunti, nag-dark red na talaga siya. Pero sana maiba na yung packaging ng Pietraco na food color, no? Kasi minsan ang messy niya gamitin. So, ayun guys, nakita niyo naman kung paano ako mag-cover ng cake. Kapag nakita ko na okay na yung cake, hindi ko na siya masyadong ini-scrape kasi lalo magka-crumbs yung cake natin kapag palagi natin itong ini-scrape. So, kapag ganito yung order sa akin guys, mabilis ko na ito natatapos kasi nakita niyo, simple lang naman yung design niya. Kahit trash pwede mong gawin. Kaya lang kapag fondant cake yun yan, tagal natin gawin, diba? Inaabot tayo ng ilang oras. So, kagabi ko ito ginawa, nilagay ko muna siya sa chiller tapos kinabukasan ko na lang ilalagay yung mga toppers. So, after that, di pa natatapos ang lahat. Mag-edit muna ako ng mga toppers tapos yung mga characters, isa-search ko muna isa-isa yung nasa cake natin kasi one piece yung team nito. So, yung mga characters, yung nakatusok doon sa cake natin. Tapos, ayan, naprintan natin. Kinabukasan ko na siya gugupitin kasi tanghali pa naman pipick up ni client. So, ayan, for the gupit muna ang person. Tapos, ibidikit na natin siya doon sa cake. So, nilalagay ko lang yung mga printed toppers kapag ka malapit ng pick up and para hindi mabasa or magpawis yung ating yung mga printable toppers natin. Tapos, ayan na guys, inikit ko na, diba? Sobrang simple lang naman siya. Tapos, naglagay lang ako ng mga beads kasi yun yung nasa sample design na. Tapos, ayan na yung ating finished product. Thank you for watching, guys!